Wala ng intro-intro. Bati ni Kaes tong dito. Chang, tara. Lumingon sa kanya yon pero ibang-iba ang itsura nito. Para siyang matandang galit na galit. Tapos pinandidilatan siya ng mata. Kumamot pa ng mata si Kaes tong kasi baka namamalik mata lang siya. Pero hindi. Pagmulat na pagmulat niya ng mata niya. Nakita niya si Manang Lube na naglalaway. At bigla na lang itong lumusob papunta sa kanya. Nilamon nito ng buo ang mukha niya. Ramdam na ramdam ni Kaes tong yung bawat pagbao ng mga ngipin nito sa mukha niya. Habang kinakagat yung mukha niya, may mga sinasabi pa itong salita pero hindi naklaro kay Kaes tong yung mga sinasabi nun. Ang tanging naaalala niya na lang. Huwag kang sasama. Matapos nitong magsalita, sinaksak siya sa lalamunan ni Manang Lube. Gamit nito ang matatalas niyang kuko. Dumilim ang buong paligid nun. Alam ni Kaes tong patay na siya. Ang hindi niya lang alam, bakit parang nasa wisyo pa rin siya? Unti-unting minulat ni Kaes tong ang mga mata niya at nakita niyang nasa loob siya ng kwarto niya. Napakadilim. Bumangon si Kaes tong para tumingin sa bintana. Pagdungaw niya, gabi pa rin. Yun pala, napapikit lang siya nung mga oras na yon. Pero pakiramdam niya, totoong-totoo ang lahat ng nangyari sa kanya. Kasi hanggang sa pagising niya, masakit yung lalamunan niya tsaka mukha niya eh. Habang nagpapaantok, paulit-ulit niyang iniisip yung naging panaginip niya hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Kinaumagahan paggising niya, nag-aalangan pa siyang tumayo kasi baka panaginip na naman eh. Dahan-dahan niyang binuksan yung pintuan ng kwarto niya para sumilip sa labas. Lahat-lahat ng pangyayari, parehong-pareho sa panaginip niya. Gawa ng si Manang Lube, nakaupo pa rin sa labas ng bahay nila at tulala. Naglakad papalabas ng bahay si Kaes tong nun pero may bit-bit siyang pamalo kung sakaling mag-iba yung itsura ni Manang Lube. Paghakbang niya palang papalabas ng bahay, banat agad sa kanya ni Manang Lube. Tagal mong gumising. Tara na! Nakahinga ng maluwag si Kaes tong nun kasi bumalik na sa normal si Manang Lube. Wala pang almusal-almusal. Nagtrabaho kaagad silang dalawa noon sa bukid. Normal naman ang naging takbo ng araw nila noon. Fast forward tayo ng mga ilang buwan. Kasi wala namang nangyaring kakaiba sa pamilya noon eh. Tanda ni Kaes tong, papasok ang mahal na araw nito. Kasi sobrang init nung mga panahong yon. Gawa ng may mga palay silang natutuyot. Dito na medyo nabawasan ang trabaho nila ni Manang Lube. Pero, pagsasapit ang hapon, palagi siyang niyayaya ng tatay ni Manang Lube na pumasok sa loob ng gubat. Nung unang araw na niyaya siya nun, akala niya kung ano lang ang gagawin nila.
pero hindi. Isinama siya nun. Doon sa lokasyon kung saan nila nakita ni Manang Lube, yung nakatagong baryo. Kung maaalala nyo doon sa unang part ng kwento, yung baryo na maraming sumalubong sa tatay ni Manang Lube, yun, doon sila pumunta. Pagdating nila doon, nagulat si Ka Estong sa nakita niya. Kasi sa tinagal-tagal niyang nanatili doon, hindi niya alam na meron palang malaking-malaking lawa ang nakakubli sa loob ng gubat. Ang sabi sa kanya ng tatay ni Manang Lube, "Kapag dumating yung araw na wala na ako, pumunta ka pa rin dito kapag hapon. Pero sa ngayong nabubuhay pa ako, sasamahan na muna kita. Umupo ka lang dyan." Umupo siya sa gilid ng sapa at nagsimula silang magkwentuhan. Maraming pinapaliwanag sa kanya yung tatay ni Manang Lube. Pero hindi ko na pwedeng isama sa kwento yung iba pang detalye. Ang pwede ko lang sabihin ay yung ginagawang proseso ng tatay ni Manang Lube na tawid at balik. Marami silang pinag-usapan nun. Marami ring nalaman at natuklasan itong si Ka Estong sa mundo natin na mahirap talagang paniwalaan. Dito na din nagsimula ang kanyang pagbisibisita sa lawa na yon kapag sasapit ang hapon. Sa pabalik-balik niyang pagpunta rito, nakahalata na si Manang Lube sa kanya. Tanong nito, "Uy, bakit kapag hapon umaalis ka kasama si tatay? Saan kayo pumupunta? Ha?" Sinabi naman ni Ka Estong kung saan. Hindi din naman siya sinabihan ng tatay ni Manang Lube na isikreto yung lugar o yung ginagawa nilang dalawa. Hanggang sa isinama niya na doon si Manang Lube. Maging yung tiyahin niya, manghang-mangha sa nakita nitong lawa. Hindi din niya kasi alam na merong lawa sa parteng yon ng gubat. Naging madalas na ang pagbisita nilang dalawa sa lawa na yon. Hanggang sa kinausap sila ng tatay ni Manang Lube na umiwas muna sa lawa sa mga paparating na araw. Magiging delikado kasi doon. Isang hapon, kinausap ng tatay ni Manang Lube si Ka Estong. Ang sabi nun sa kanya, aalis silang dalawa at meron silang pupuntahan. Mamayang gabi na rin niya ipapaliwanag. Nung kinagabihan, ginising na siya nito at naglakad na sila papalabas ng bahay. Iba ang direksyong pinupuntahan nila nun. Hindi papunta sa lawa. Tanong ni Ka Estong sa tatay ni Manang Lube, "Nong, saan tayo pupunta? Parang iba yung daan ah." Sagot nun sa kanya, "Papunta tayo ngayon sa mga bulabaho." Biglang nanigas ang katawan ni Ka Estong sa narinig niya. Dahil kung maaalala nyo doon sa unang parte ng kwento, yung nilalang na nabanggit na yan ang kinakatakutan ng tatay ni Manang Lube. Tapos pupuntahan nila? Nangangatog na tanong ni Ka Estong, "Nung, diba, yun yung..." Sabay singit yung tatay ni Manang Lube ng, "Nandito na tayo. Ang bilis, diba? Pero 5 kilometro yung nilakad natin.
Wala nang naging reaksyon si Kaes tong nun, kundi matulala na lang. Umupo sa lupa yung tatay ni Manang Lube, tapos pinaupo rin niya si Kaes tong sa tabi niya. Ang sabi nito, "Maghintay lang tayo dito. Mamaya darating na sila." Ilang segundo lang ang lumipas. Bigla na lang, dumilim sa buong paligid. Napakapit si Kaes tong sa braso ng tatay ni Manang Lube nun, dahil iba ang ora ng paligid. Bukod sa biglang dilim at biglang lamig, may mga naririnig siyang ungol, sipol, at ang pinaka nagpakilabot sa kanya ay yung merong kumakanta. Nung narinig niya yung kanta, para siyang lumulutang sa kinauupuan niya. Ang sabi ng tatay ni Manang Lube, "Pumikit ka muna, tapos dahan-dahan mong imulat ang mga mata mo." Ilang segundo ang lumipas, pagmulat ni Kaes tong, sobrang liwanag na nung buong lugar. At ito ang unang beses na nakakita siya ng isang napakagandang babae. Mistisa, maliit ang muka, matutulis ang tenga, at sobrang tangkad nito. Halos kasing taas na siya ng isang puno. Nakaupo yon sa isang puting bato habang nakatitig sa kanya. Bumubuka-buka ang bibig nun pero walang naririnig si Kaes tong. Nang kalabitin siya ng tatay ni Manang Lube, paglingon niya dito, nagulat din siya sa itsura. Halos kamukha na din ito yung babaeng nasa harapan niya. Pero isang kisap mata lang, bumalik ang dating itsura ng tatay ni Manang Lube. Nakangiti yun sa kanya at nakaakbay, sabay bulong ng, "Tumingin ka sa ibaba ng bato. Ando doon yung mga bulabaho." Pagtingin ni Kaes tong sa ibaba ng bato, nakita niyang may malalaking parang baka o kalabaw ang nakaupo sa gilid nun. Lahat sila may suot-suot na mahahabang puting tela, habang may mga hawak na baso at walang tigil sila sa pag-inom. Bawat inumpa ng mga bulabaho, pumapadyak sila sa lupa. Ramdam na ramdam ni Kaes tong yung pagyanig ng lupa. Ang kaso lang, kahit nakikita niyang nagtatawanan at nag-uusap-usap yung mga bulabaho, wala siyang naririnig dito na kahit na ano. Tumayo kaagad yung tatay ni Manang Lube at lumapit sa mga bulabaho. Meron siyang inabot dito na matambok na telang itim. Binuklat yon nung isang bulabaho. At nakita ni Kaes tong na itim na putik yun. Matapos yan, nagpaalam na ito sa mga bulabaho at doon sa magandang babae. Kahit ano talagang buka ng bibig ng mga yun, walang marinig si Kaes tong. Hanggang sa unti-unti na lang yun nawala sa paningin niya. Ang sabi ng tatay ni Manang Lube, "Umuwi na tayo. Mamaya lang may pupunta sa bahay natin. Pero wag na wag kang lalabas. Kahit na anong makita mo at kahit na anong marinig mo. Maliwanag?" Naglakad na sila papauwi nun. Kung ano namang kinabilis nung pagpunta nila, yun naman ang kinabagal ng pag-uwi nila. Nung makarating sila sa bahay,
hindi muna kaagad sila pumasok. Merong isinaboy yung tatay ni Manang Lube sa tapat ng bahay. Tapos pabilog yun. Sa gitna ng bilog, naglagay siya ng kawayan na merong sulo. Yun lang ang nagsisilbing liwanag sa buong paligid ng bahay nila. Matapos yan, pumasok na sila sa loob. Umupo lang sila sa lamesa at yung tatay ni Manang Lube pumikit at sumandal sa dingding. Ang sabi nito sa kanya, "Pumikit ka muna. Maya-maya andyan na yan." Hiniga ni Kaestong yung ulo niya sa lamesa nila hanggang sa nakaidlip siya. Nagising na lang siya na merong kumakalabit sa likod niya. Pagtingin niya, yung tatay ni Manang Lube. Nakatitig sa bintana nila habang ginigising siya. Nung nakita siya nitong gising na, ang sabi nun, "Tingnan mo yung nasa labas. Dalian mo. Mamaya wala na yung buhay." Pagsilip ni Kaestong sa labas, kung nasaan yung kawayan at sulo, merong matandang babae ang nakayuko. Namumutla ang buong balat. Mahaba ang buhok na nakasayad sa lupa. At napakahaba rin ng mga kuko nito. Yung ibang kuko niya, nakabilog na dahil sa sobrang haba. Nang makita yan ni Kaestong, halos maihi siya dahil sa sobrang kilabot. Gusto na niyang umalis sa bintana kasi natatakot talaga siya. Pero tinitigan siya ng tatay ni Manang Lube at sinabi nitong, "Tingnan mo ang lahat ng gagawin niya. Kailangan mong makita yan para masanay ka." Nanatiling nakatitig si Kaestong doon sa matanda. Nang bigla na lang, dumiretso ang ulo nito at tumingin kung nasaan silang dalawa. Dilat na dilat ang mga mata nito. At halos maglabasan ang lahat ng mga ngipin niya dahil sa sobrang lalaki. Rinig na rinig ni Kaestong yung hingal nito na kapos na kapos na siya sa hangin. Yung tunog, tulo ng tulo ang laway niya. At sa presensya ng matanda, para itong nagmamakaawa. Maya-maya pa, lumuhod na ito at ibinuka ang dalawang kamay niya. Pilit niyang inaabot yung bahay nila. Habang hirap na hirap itong nagsasalita ng, "Wag! Wag! Wag!" Yung takot na nararamdaman ni Kaestong napalitan ng awa. Gusto na niyang lumabas ng bahay para tulungan yung matanda. Pero pinigilan siya ng tatay ni Manang Lube. Ang sabi nito, "Huwag kang magpadala sa nakikita mo. Manood ka lang." Umiiyak na rin si Kaestong noon kasi ramdam niya talaga yung hirap ng matanda. Hanggang sa bigla namang tawa ng tawa yung matanda. Para talagang baliw. Tapos tumahimik na naman. Inangat nito ang kanang kamay niya at dahan-dahan niyang nilaslas ang sarili niyang leeg gamit ang matatalas niyang kuko. Tandang-tanda pa ni Kaestong yung tunog ng lalamunan nun.
habang pinapasadahan niya ng sariling kuko niya yung leeg niya. Bumagsak sa lupa ang katawan nun. At yung sulo, unti-unting bumaba ang apoy nun, papunta sa katawan nung matandang babae. Nilamo ng apoy yung katawan. Ilang minuto ang lumipas. Namatay yung apoy. Nakatitig pa rin si Kaestong sa labas at hinihintay niya kung ano ang mangyayari. Pero, hinila na siya ng tatay ni Manang Lube. At ang sabi nito, "Yung nakita mo sa labas, yun yung aswang na nagbigay ng sakit kay Lube. Kinaladkad siya ng mga kamag-anak niya papunta rito. Dahil kung hindi nila gagawin yun, lahat sila mamamatay. Simula pa lang to. Mas marami ka pang malalaman sa mga darating na araw. Magpahinga ka na." Kahit gustuhing matulog ni Kaestong nung gabing yun, wala. Hindi niya kaya. Bukod sa iniisip niya kung anong nangyari doon sa matanda, halo-halo din ang mga emosyon niya. Masaya, malungkot, natatakot, kinakabahan, nawiwirduhan. Basta, hindi niya alam kung positibo o negatibo ba yung nararamdaman niya. Kahit nung umaga na, nanatili siyang nag-iisip. Tiningnan niya kung saan nasunog yung katawan ng matanda. Pero, ni maliit na bakas, wala siyang nakita. Ang pinagtataka niya nung araw na yon, sobrang taas ng enerhiya niya. Kahit wala siyang tulog, ganadong ganado siyang magtrabaho. Lumipas pa ang ilang mga buwan, taon, napakarami nang nalaman ni Kaestong tungkol sa iba't ibang dimensyon ng mundo. Tama kayo nang narinig. Iba't ibang dimensyon. May mga lugar siyang napuntahan na hindi niya akalaing may ganun pala. Tapos yung mga nagiging daan niya papunta doon, kung hindi sa likod ng talon, likod ng malaking bato, katawan ng malaking puno, minsan nga sa likod pa ng bahay nila. Basta palaging nasa likod lang. Pero marami pang lagusan para makapunta ka doon. Paano siya nakakapunta? Meron siyang sinusundang mga sinulid na siya lang ang nakakakita. At lumalabas ang mga sinulid na yan kapag sasapit ang araw ng Miyerkules sa mga oras ng alas 12, alas 3, at alas 6 ng hapon. Pero, hindi lahat ng napupuntahan niya magagandang lugar. Minsan siyang nakapunta sa napakaputik na lugar at sa dimensyon na yon, nabubuhay ang mga patay. May mga katulad din nating tao doon, pero konti na lang sila. May ibang dimensyon pa na puro higante ang nakatira. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, yung dimensyon na purong apoy at dire-diretso ka lang na nahuhulog. Paano niya nakikita yung sinulid? Dahil sa ibinigay ng tatay ni Manang Lube sa kanya na balahibo ng pinya. Ipinagkaloob sa kanya yan bago namatay yung tatay ni Manang Lube. Marami pang gamit yang balahibo ng pinya. Kaya rin yan malaman kung nasaan yung mga mangkukulam. Isa pang tanong,
papaanong nakakabalik si Kaestong. Sa pamamagitan naman yan ng gintong waling-waling. Pinapagpag niya lang yan at makakabalik na siya sa dimensyon kung nasaan tayo. Marami pang ibinigay sa kanya at itinuro yung tatay ni Manang Lube. Kaya ito namang si Kaestong, naging sikat at kilalang manggagamot sa buong Iloilo. Hindi lang sa Iloilo, maging nung lumipat na sila dito sa Metro Manila. At ang naging palatandaan ng mga naging pasyente niya sa kanya ay yung kapag magsisimula na siyang manggamot, palagi niyang sinasabi sa pasyente niya na, "Huwag kang mag-alala. Akong bahala." Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabeng kilabot ang naramdaman ko dito sa kwento ni Kaestong. Sobrang ganda, di ba? Ang daming bago sa pandinig natin. Andyan yung bulabaho, balahibo ng pinya, gintong waling-waling. Grabe, lahat yan ngayon ko lang narinig. Kaya, ang ganda rin talaga kapag yung kwento galing sa isang batikan at legit na manggagamot. Lalo na yung mga matatanda na, di ba? Tapos yung nakaraan niya, ikukwento niya kung papaano o bakit siya naging manggagamot. Di ba? Though, wala namang nabanggit na isang babaylan yung tatay ni Manang Lube. Pero kasi, nung nabasa ko yung buong kwento, yung style niya may pagkakahawig sa isang babaylan eh. Di ba? Kaya, yun yung nilagay ko. Pero wala talaga akong masabi, kundi sobrang solido at pulido ng kwento. Grabe, dinala na naman ako sa ibang mundo nito. At saka nga pala, balikan ko lang, no? Yung proseso nung pangtanggal ng yanggaw sa isang tao, alam ko, talagang totoong totoo yan eh. Hindi ko lang matandaan kung sino sa mga tsuhin ko ang nagbanggit tungkol doon sa proseso na yon. Pero yung proseso, yun nga, isasabit mo yung taong nayanggaw na nakaharap sa malakas na apoy. Tapos hihintayin mong isuka niya yung itim na ibon o yung itlog na itim. Yun kasi yung sumpa ng yanggaw eh. Kailangang maalis yun. Tapos ora mismo na tumama yon sa apoy na may dasal, magiging aboy yun na itim. Oh, baka merong nakakaalam sa inyo. I-comment nyo lang sa baba. Maraming salamat po, Kaestong, sa napakalupit ninyong kwento. Yun lang. Hanggang sa susunod. Salamat.